Pinaghahanda na po ng Dagupan City ang epekto ng pagiging stationary o hindi paggalaw ng bagyong Inday hanggang Martes. Posible raw palalain ito ang bahang dulot ng high tide. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hatid sundo ni Henry ang kanyang pamangkin sa paaralan. Lagi siyang nakasuot ng bota. Hindi na kasi humuhupang baha sa kanilang lugar. Is lang. Mahirap. Kasi baha na, may bagyo na naman. Tataas na ng tubig. Sigurado, maano na naman yung bahay namin dyan. Oo, mga pagpasok. Ngayong Linggo, lampas sa 1 metro ang high tide sa Dagupan City. Apektado ang mga island barangay at mga barangay na tributaries ng Pantalsinukalan River. Isang factor pa rin yun na tataas yung tide natin kasi tapos yung alon kasi mag-station, possible na mag-stationary kasi. Maghapon na makulimlim sa malaking bahagi ng Cagayan, banayad ang alon sa baybayin sa mga coastal areas sa probinsya. Pero hindi na muna pinapayagan na pumalaot ang mga maliliit na mangingisda sa Calayan Island. Yung mga papunta ng Calayan po ma'am ay binabalaan po na kung maaari ay mag-ingat at binomonitor po yung alon po. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi.